Narito tayo ngayon upang matunghayan ang talaga namang nag-iinit at napaka-trending na latest issue ni Erica. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay tumuloy na nga ulit si Kalingap Val Santos Matubang sa bahay nila ate Erica. At na-interview nga niya muli ang lolo ni ate Erica pati na rin ang tita nito. Sinabi nga ng lolo ni ate Erica na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin makalimutan ang sinabi sa kanya na mukha daw silang kwarta o mukha daw silang pera. Sabi naman ng tita ni ate Erica ay kaya daw siya talagang nag-video para malaman ng mga tao kung sino ang tama sa kanila. Wala ng tao dito, yun na nga, nag-conapit ka lang ng konting kampo, pero hindi pa rin. Ano ko dun? Tapos kung ano pang binabato sa aking mukhang kwarta daw, ako, kasi social media na yung magkakulong po nila, baliktad po. Baliktad nila. Kaya nga po ako nag-video na eh, kasi sobrang na po yung mga ginagawa nilang kapwa-anhan sa amin. Para po malaman po ng mga tao kung sino po sa amin tama. So, paratang po nila eh. Nandiyan din po yung ebidensya na sinasabi nila sa akin, nandiyan hindi ko ini-erase yung mga text. Kaya nililinaw ko kasi meron siyang pino sa social media na marami nakabasa. Baka naman eh, yung sinasabi niya meron din katotohanan. Kaya pumunta ako dito. Hindi po kami natatakot, Kuya Bal. So, ang katotohanan lang. Totoo niya, tututuan niya. Ako ang marunong akong magkuhan sa... Yan, Kuya Bal, babae na yan. Ito yun. Opo, yan. Ako. Ito yan, ha? Opo, yan. Ito yan ang mga kalingap po. So, yan. Butugin naman. Pinakita pa nga ni Kalingap Val Santos Matubang ang picture ng naninira kay Lolo Miguel at sa tita ni Ate Erica pati na rin sa buong pamilya nila. At sinabi nga ni Lolo Miguel na hindi naman totoo ang kanilang mga pinagsasabi at kaya nga daw nag-video na ang tita ni Ate Erica nang sa ganun ay malaman ng mga tao ang mga kasinungalingan na sinasabi sa kanila. Talagang nagagalit na nga si Lolo Miguel dahil napakaraming sinasabi na hindi totoo dahil sa kanila, lalo na nung lumabas pa ang isang post ng isang babae na involved din sa pag-aaway ni Ate Erica at ng kanyang pamilya. Ano, hindi alam sa buhay ninyo. Yan, hindi ko po alam. Lagi po usapin ninyo eh. Ano, ano sinisira-siraan kayo? Hindi ko po nakikita. Ngayon lang yan. Ngayon ko lang hinapin sa telepon. Yung pong ano, yung pong sabing ano niya, yung syuta po niya. Sino syuta? Ano, shoot. Jowa nito? Jowa. May jowa ito, tumboy? Ang pangalan? Si ano, Amy. Basta yung po nagpunta dito po ng mga ilang. May girlfriend? Opo. Yun po ang nagpunta dito. Yun po ang nagano. Pero mabait naman po yun. Mabait naman yun. Pumunta rito. Anong ginawa rito? Yun po, nagpunta po dito nung nandito pa po nung sila Erica na nakatera. Mayroon ka palang jowang tomboy? Wala mo palang pangialam dyan kung may jowa ka o wala. Pero mabait po yun. Yan lang. Ngayon, sino ng pira yung ginamit? Pira nila o pira ni Jim A? Kay Jim A. Jim A po yun. Kami po magpapatunay po doon. Grabe todo nga ang pagsalungat ng lolo ni Ate Erica sa mga message at post na binabasa sa kanya ni Kalingap Val Santos Matubang. Talagang walang katotohanan daw ang mga ito dahil lang totoo daw ang sinasabi nila. Talagang hindi nga din daw sila natatakot dahil alam din nila sa sarili nila na nagsasabi sila ng totoo. At kitang-kita din na maniniwala naman si Kalingap Val Santos Matubang sa sinasabi ng pamilya at lolo pati na rin ng tita ni Ate Erica. Grabe at patagal ng patagal ay mas lalo na nga umiinit ang mga balita tungkol sa issue ni Ate Erica. Sino nga ba ang talagang may mali sa issue na ito?
po, tumigil kayo kung ayaw ninyong malaman ang katotohanan ng mga tao na binabaliktad ninyo sa amin na wala namang kaming alam. Ayaw kasi, andito lang po ako makalinga para i-clarify ito. Ayaw ko naman po na parang dal-dal ko tapos yung pala. Tama si N. Tunyakay Torres, you know? Eh, Lolo Mix, ano kaya yung topic natin dito? Di ba pera at ikaw ang may hawak yung pera, hindi si May? Dahil kayo ang bumili ng gamit. I have some evidence of what happened from the start. Yung pirang yun, ibinibigay lang sa Aslin para bumili ako ng mga agribe, mga gagamitan sa bahay. Pero nasa kanya ang pira, siya ang na-withdraw. Siya ang uli-uli yung mag-asawa sa dai. Doon na sila natutulog. Doon sila natulog. Pag makain sila, hindi gusto ng ulam dito, doon sila nakain sa dai. Sino? Yung sila? Sila May. Yung tatlo. Buhay rin na. Sinabi pa nga sa post na talagang parang sobra na daw ang pamilya, lalo na ang tita ni Ate Erica at ang lolo ni Ate Erica sa kanya. Kaya naman pinagtatanggol nga ng post na ito si Ate Erica at ang kanyang ate. Talagang sabi nga ng lolo ni Ate Erica ay napakarami daw maling impormasyon doon at talagang pinaliwanag din ni Lolo Miguel ang kanyang sarili sa mga manonood. Talagang marami pa nga mga bagay na hindi nalilinaw tungkol sa issue na ito, kaya mareresolva pa kaya ang mga ito? Dahil nagagalit na nga talaga si Lolo Miguel pati na rin ang tita ni Ate Erica. Talagang habang patagal na patagal ay mas umiinit na nga ang issue nito. Sino nga ba ang tunay na may mali? Ang pamilya ba ni Ate Erica o sila Ate Erica at ang kanyang ate? Ano? Uuwi yan dito. Ni isang mansanas, hindi man lang bigyan yung apo. Grabe naman. Kasi nangalingan po yung sinasabi po niya ni Amy Torres. Alam ko po na lagi yan kausap po ni May. Magdamag-damag, magkausap po niya. Lagi dyan po sa kwarto. Yan po lagi ang magkausap. Saka si Sheila May. Umpisa pa po nung hindi pa po luminitaw si Sir John A. Magkausap na po yan. Hanggang dumating si Sir John A. Sila na po lagi ang magkausap. Hanggang ngayon. Sila po ang laging mag-uusap. Nasa likod po si Sheila May kay Amy Torres. Siya po yung nagbibigay yata po ng update. Okay. Kaya kumakalat po. Bibigay ng mga kalita para kumalat sa kanila. Parang tinatakot pa kayo ah. Nandiyan po yung si Kuya Bal yung ano, yung text nila na ano kami, gutom na aso. Nandiyan. Kunin mo daw. Tingnan natin. Kunin mo daw para mag- Pinag-usapan din nila ang mga natanggap ni Ate Erica at ang kanyang ate na mula kay Sir June A. Kasama na nga ang pabahay, pati na rin ang NMAX na motor, pati na rin ang tricycle na tulong sa kanila. Grabe at napakarami ang natulong ni Sir June A kay Ate Erica at sa kanyang ate. Ngunit ang masamang part lamang ay naiwan nga ang pamilya ni Ate Erica at hindi sila sinama sa bagong bahay at parang kinalimutan na lamang sila na parang pula. Ang motor. Naka-Erica po. Siya po ginagamit niya. Ngayon, yung pira dito sa puno ng bahay, kaninong pira yan? Kay Sir Jordan rin na po. So hindi lang, kalating million ang nagasus niya? Hindi po kalating million. Mahigit mong 1 million yun. Ang alin? Ang halaga nun. Ang alin? Yung bahay ko yun. Itong bahay na ito, higit 1 million. Ngayon po makakapagod natin yung mga kinawa ko mga asawa nito. Ginawa ko yung evidensya. So tayo, kung tutusin, kung kuntahin lahat, ba't yung mga 2 million ang pirang brikewan nito? Sila lang ang pagkakapagod. Higit hanggang loob ng bahay. Hindi, kasi may inmax pa. May motor, sidecar, may lupa. Lupa pa sa dait. Grabe, mayaman si June A. Pilano. Kaya nga po sabi ko po, tumigil kayo kung ayaw ninyong malaman ang katotohanan ng mga tao na binabaliktad ninyo sa amin na wala namang kaming alam. Wala naman sa akin. Ayaw kasi, alito. Hanggang dito na lamang muna ang ating napakainit, nagtitrending at talaga namang mas nakakaintriga na issue ni Ate Erica.
Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!